Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, I'm gonna be sharing with you yung mga nabili kong accessories sa Shoppee. Yung mga accessories ito are super cute and super affordable. Like, affordable. And super cute and super aesthetic. And nasa uso siya ngayon. Ngayon. I'm gonna link the shops down at the description box if may magustuhan kayo sa mga nabili ko. So, without further ado, let's get to the haul. Mag-start tayo sa mga necklace na nabili ko. This is the first necklace that I got. Itong silver na necklace na to. And may mga pendant siya na letters that says baby. Meron pa siya ibang mga words like honey, angel, ganun. And I got this for 141 pesos. And you will not believe this. Never believe. Ito yung pinakamahal na nabili ko sa haul na to. 141 pesos. Siguro ang nagpamahal sa kanya is yung mga beads. Yung mga parang crystal sa letters. May mga crystal kasi sa letters niya. And ang ayoko lang dito is masyado siyang dikit-dikit. Parang mas gusto ko medyo magkakahiwalay sila ng konti. Siguro ako na lang yung mag-a-adjust. I-adjust ko na lang siya. Pwede naman itong tanggalin. Matatanggal naman. Kaya lang. Mahirap. Pero, we can do it. Second necklace that I got is this butterfly necklace na choker. You can choose between silver or gold. Pero, silver yung pinili ko kasi I feel like sa mga murang necklaces, mas mabilis kumupas yung mga color gold. So, this necklace cost 80 pesos. I can say that this is not my favorite. Kasi parang, hindi ko lang alam. Hindi ko siya bet. Next one is this lock necklace. I also got this one in silver. Available din siya sa gold. Pero, yun nga. Silver na lang kinukuha ko. Super cute niya. Sana meron na ako nito nung nag-TikTok video ako. Kasi, super perfect niya sa e-girl aesthetic. And this necklace cost 54 pesos. And, kinda liking it though. Like, kinda liking. Mas gusto ko pa to kasi sa butterfly necklace. Ewan ko ba, mabigat din to. Ito siguro yung pinakamabigat na nabili ko sa lahat ng necklace. Ang ganda na to, suot nga natin. Next one is this acrylic butterfly necklace. Lagi ko siyang nakikita sa Instagram and sobrang mahal niya sa Instagram. Siguro mga 300 pesos yung isang necklace. Yun yata yung pinakamahal ko nakita, 350 sa necklace na to. But this one, I only got for 36 pesos, guys. 36 pesos. Tapos, binibenta nila 350. Sis, ang taas ng, ano yun? Ano yung tawag to? Patong. And I feel like same product lang sila kasi sobrang magkakamukha lang. Yung ibang shops, napalitan lang nila yung chain and kaya siguro nagmamahal yung price kasi iba yung chain. I bought this in two colors, green and pink. Nung una, ayoko pang orderin yung color green pero birthstone ko kasi yung emerald green. So, ayoko talaga ng green. Wala kayong makikita sa gamit ko na color green. Ito lang yung first ko na bili na color green. And I think I'm liking it. I am embracing my birthstone. Sobrang ganda ng mga kulay na to. Na-tempt ako na bilhin. Hindi naman lahat ng kulay pero gusto ko yung purple at saka yung color blue. And parang masyado na siyang madami for one design. So, ito na lang dalawa yung binili ko. Natatanggal yung pendant niya. So, madali lang palitan yung chain. So, this is the last necklace that I got. Itong heart necklace na may initial sa gitna. I thought this was going to be bigger. Pero, nung sinuot ko siya, nung sinukat ko siya, I think it's the perfect size. And letter F yung nasa gitna. Kasi, F is the first letter of my name. So, yeah. This cost 44 pesos only. Okay, now let's move on to the earrings. Going back to the acrylic butterfly na necklace, bumuri din ako ng partner niya na earrings, which is this one. Tatlo yung binili kong kulay kasi ang ganda kasi ng mga colors. Pero ngayon, parang medyo nire-regret ko siya kasi it's the same design, different color only. Ang pinili kong color is, of course, the emerald green, my birthstone. And yung pink and white. Gusto ko din kunin yung
white na color sa necklace. Kaya lang, yun nga. Ang dami na niya for just one design. Pero this only cost 38 pesos. Sa Instagram din, sobrang mahal ito. Siguro 200 pesos isang pair. So, buti na lang, nakita ko to sa Shoppee and I was like, better get this. Next piece is this mini hoop earrings na gold. Kala ko, mas maliit siya. Yung mga ear hugger na earrings, na hoops. Pero, yeah, it's okay kasi maganda naman siya. This one cost 35 pesos only and masasabi ko na hindi siya madaling kumupas kasi nagamit ko na siya sa swimming and walang nangyari. Ganito pa rin siya, walang kumukupas na kulay. So, yun. This next piece is, I think, my favorite one sa haul na to, which is this earring. Yung suot ko ngayon, may pearl siya and like coin. Ganda siya for vintage style, something like that. This only cost 57 pesos. Sinabi ko nga kanina, I'm starting to love and embrace my birthstone and the color green. So, bumili din ako ng necklace na green. Which is this one. Feeling ko kaya wala akong mga green na necklaces or accessories kasi para siyang pang matanda na kulay. Diba? Yung mga ganitong style na earrings or mga necklaces na ganito, para siyang for oldies. Pero wala, maganda siya. Nagustuhan ko to. Parang ang formal and ang ano, parang antaray na ang formal na that. So this earrings cost 81 pesos. Next earring that I got, which is the last one, is this dollar sign na earrings. Binili ko to para sa mga looks na medyo grungy, na medyo dark, ganun, na medyo edgy siguro, I think. This earrings cost 61 pesos only. So, yeah. Okay, so we're done with the necklaces at saka sa earrings. Now we're gonna move on with the headpieces. I got these two silk scarves. Ito din, isa din to sa na-tempt ako bilhin yung ibang color or ibang design kasi ang ganda talaga. But, I don't know. This cost 46 pesos per piece. Super affordable and meron siyang kasama freebie, which is this keychain, yung heart. Love. So, itong binili ko na to, you can use it for sa leeg or sa ulo or I don't know. Pero, I chose to use it as a headband, a headpiece, like this. Oh my god! Oh my god, what is that? Alam niyo ba yun? Tawang-tawa ako dun. Hindi ko alam, minsan mukha akong nagga-garden, minsan mukha akong... Oh, hindi mo alam kung ano yung mukha ang albularyo, minsan ano. Depende talaga kung anong gusto mong maging. Sobrang flexible ng item na to, ng scarf na to. Pwede mong, ano, ganire, pang, parang boy scout. Diba? Oh my god, ang egg. Hindi ako marunong. Mukhang flight attendant. Ito, maganda yung design na to, para siyang, ano, maganda. Nangihili yung ganito ko. Kung nakita nyo yung mga preview ng mga items, kanina naka-off-shoulder yata ako, or yung sleeves na ganito, kaya lang. Naiipit yung braso ko, tapos hindi makahinga yung braso ko, sakit ng braso ko. Kasi may garter yun, so nagpalit akong damit. Ano ba yung sinasabi ng flight attendant? Favorite ko sa haul na to is definitely yung suit ko ngayon, itong earring, at saka itong necklace. Gusto ko din to, yung hoops na earring na to, maganda din to. Basically lahat. Pero ang pinakayaw ko lang, kasi itong butterfly na necklace na to. Sinuot ko na siya kanina habang ginagawa ko yung mga preview and I think kumukupas na siya. Ito nga, parang ang bilis nga kumupas yung mga cheap. Yung mga cheap? Murang mga necklace. Parang ayan, no, nag-ano na siya. Kumukupas na yung kulay na to. Pero so far, ito lang naman yung parang hindi talaga maganda. I don't recommend itong butterfly na necklace na to. Well, that concludes the haul. If you liked any of the items that I got, nasa description box yung mga
link ng mga shops sa Shoppee. Thank you so much for watching and see you on my next video!